Papuri. This is cotton. Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Pangako niya'y kapahingahan na
maging hanggang wakas nitong buhay.
Ito nga po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay nakikinig sa programang Papuri! Mapapakinggan niyo po kami mula 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Charmaine Manalo Campanera. Kasama niyo rin po ako ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier. At ako naman po si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, January 27, 2021. 27 araw na nga po ang nakalipas mula nang magpalit ang taon. Mm-hmm. 2021 na po ngayon. Napakabilis nga po ng panahon dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang buwan ng Enero. Grabe. At papasok na ang buwan ng Pebrero. Oo nga, next week pag nagprograma tayo, ha? Pebrero na yun. Yes, oo.
parang kailan lang ano, magse-celebrate pa tayo ng Pasko. Oo nga. Ngayon, matatapos na ang unang buwan ng taon. Nako, napakabilis po talaga. Minsan nga, nalilito pa rin ako eh. Nararanasan nyo ba yun mga kagapay? Yung minsan may i-fill out ka na questions halimbawa sa bangko or minsan kahit yung sa contact tracing form, di ba? Tapos tinatanong yung date. Minsan nalalagyan ko pa rin 2020. Oh, delikado. Delikado na kung... Para pag-cheque. Yun, di ba? Pag nag-issue ka ng cheque tapos nalagay mo 2020. Oh. Kaya paalala po mga kagapay ha, 2021 na po. Ingat-ingat din kapag nag-fill out ng mga application form na tinatanong yung date. Pero kahit mabilis nga po ang panahon at malapit na mag-Pebrero, natutuwa ako ha dahil ang buwan ng Pebrero ang pinaka-paborito kong buwan. Napaka-espesyal po wow. Kasi ng buwan na yan, di ba, champ, Trish? Ay, siyempre special na special. Eh kasi yun yung ano birth month ni Dennis. Ay, siyempre. Alam niyo na kung bakit siya ganyan ka, ano. At saka, ano, siyempre, ano yun, the love month. Oo, ang tawag, buwan ng mga diba? Puso. Pero, teka, bago tayo pumunta sa Pebrero, Enero ba tayo, ha? Enero muna, para mas mabilis pa tayo. Eh. At nawa, sa mga araw po na nakalipas, naranasan ninyo ang matinding pag-ibig ng Diyos. Opo. Dahil, siya nga po ay hindi nagkulang sa atin noong nakaraang taon. Yes. At hindi magkukulang ngayong taon na ito. Amen. At yan din po ang gustong i-share sa atin ng ilan sa ating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga mensahe ng pasasalamat noong 2020. Kung ano rin ang kanilang mga nilook forward ngayong 2021, i-share din nila, di ba, Trish? Oo naman. At bukod po dyan, maririnig din natin ang mga kwentong papuri ng ilan din sa ating mga kaagapay. Ay, abangan nyo yan. Kung paanong ang mga awiting papuri ay nakapagbigay encouragement sa kanila at nagpaalala na kung may pagsubok man tayo na nararanasan sa ating mga buhay, kasama natin ang Diyos na walang sawang nag-aalaga at gumagabay sa atin. Yes. Marami din po tayong mga papuring awit na naka-line up ngayon, kaya dyan lang po kayo ha at samahan nyo kami sa loob ng dalawat kalahating oras dito sa programang Papuri. Yes, at tayo po ay hindi lamang napapakinggan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang lawak ng ano eh no, nasasakop ng pag-broadcast ng ministeryo ng FEBC. Kaya amin pong binabati yung mga nakikinig sa pamamagitan ng online streaming. Meron syempre yung sa YouTube channel na parami ng parami ang nagsasubscribe. Maraming salamat po. Oo, yan po ang 702DZAS FEBC Radio TV. Ikaw na nakikinig kaagapay, pwede mong bisitahin para ikaw ay makapag-subscribe. At pwede rin pong doon kayo makapag-comment sa ating episode ngayong araw na ito. Pwede rin namang magtungo sa ating Facebook page, madali ring matandaan. Una muna niyong i-memorize yung dial ng ating radio, 702. 702. Yun muna, 702. Tapos, sundan nyo na lang, DZAS FEBC Radio. Yan ang ating FB page. Doon nyo po makikita ang link ng ating YouTube streaming. At pwedeng din dun kayo mag-comment. Opo. At sa mga nakatutok na sa YouTube at FB, hello po sa hello inyo. Hello po sa inyo. Hello din sa mga nakikinig. Siyempre, yung talagang hindi nagpapatay ng radyo mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Baka hello sa na. Inyo. Umaga, tanghali. Oo. At yung mga walang radyo, siyempre, patuloy na nag-stream sa ating febc.ph at yung mobile app natin, FEBC.ph Stream. Hello din sa inyo. Paminsan-minsan may nagme-mensahe sa atin dyan na ang ginagamit nila sa pakikinig ay FEBC.ph Stream. Yes. Tandaan nyo rin po at hawakan palagi ang aming numero para sa inyong prayer request, song request o anumang gusto nyong iparating na mensahe sa amin sa Globe ay 0916-296-6620 at sa Smart
0999-233-5. I'm sorry, we have to repeat it. Sa Smart, 0999-223-5675. Ayan. At hello sa unang nagpadala ng kanyang pagbate. Siya ay si Carmelita Julian Marcos Pablo. Ang sabi niya, daily routine ko na ang paggabantay ng aming tindahan habang daily routine din niya ang pakikinig sa kanyang radio sa FEBC. Carmelita, hello. Yes, God bless Carmelita Julian Marcos Pablo ng Cabanatuan City. Si Mac Droid, ang sabi niya, mapagpalang Wednesday, Campaigner Family, napakaligaya ng araw na ito at maririnig kong muli ang inyong boses na magpamilya. Sa Diyos ang papuri, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat, Mac Droid. Thank you, Mac Droid. And pagpalain rin kayo ng Panginoon. Si Madena Villeta na laging present. Mm-hmm. Sabi niya, mapagpalang umaga from UK, Dennis Cham and Trish. Yes, mapagpalang umaga rin dyan. Hello din sa inyo UK. Dyan. Si Alea Chua. Ito ang ating batang tagapakinig. Estudyante siya. Hello, Alea. Sabi niya, perfect attendance yung mga unang bumabato. Oo nga eh, nakakatuwa. Blessed Wednesday, Campaigner Family. Happy listening po sa lahat. Happy God bless Alea. You, Alea, sa iyong pag-aaral. Si Dante Legaspi ang sabi niya, Blessed Wednesday, Dennis, Charmaine, and Trisha, at sa lahat ng tagapakinig. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Si Michelle Charlotte Bautista, si Ayi, na binasa natin ang kanyang kwentong papuri last week. Yes, oh, ang sabi niya, Blessed Wednesday mga kapapuri. God bless you, Ayi. God bless you, Ayi. At si Gay Daphne Deocares, ang sabi niya, I always listen to papuri. I'm always inspired, always blessed. Thank you for hosting during Wednesday. Greetings from Mandaluyong City. Thank you, Gay, for keeping in touch. Thank you, Gay. At si Lorena Ambata, ang sabi niya, hello and mabuhay sa ating lahat. Mabuhay ka rin, mabuhay! Lorena. Mabuhay! And tuloy natin. Ito naman, galing kay Mar Almazan. Ang sabi niya, mapagpalang Wednesday po, Campaigner Family. Sarap pakinggan, awiting makalangit. Patuloy po kayong gamitin ng Diyos sa pamamagitan ng mga awitin ninyong mga pamilya, magpamilya. Sa Diyos ang papuri. Maraming salamat. Salamat din sa iyo, Mar Almazan. Galing din ito kay Mavic Mendoza. Ito naman ang sabi niya. Listening while studying for exam tomorrow, nakaka-relax. Thank you, Jesus. God bless you, pag-aaral, Mavic. Kay Julie Padilla naman, ang sabi niya, mapagpalang araw po sa lahat. Mapagpalang hapon sa iyo, Julie. Yes, hi, Julie. Ito galing kay Noel Martinez. Sabi niya, blessed afternoon, papuri, Campaigner Family. Nakaka-uplift po talaga kayo ng spirit every time na maririnig kayo, lalo na pag-greet nyo kami. Keep it up! Stay safe, God bless. Paki-greet nga po pala brother ko, Lito Martinez. Lagi nakikinig sa inyo. And hi, Noel! Sa'yo, Noel! And hi, Lito! Hello, Lito! Hello din kay username Think Like God Segera. Uy, ganda ng kanyang username, ano? At ganun din kay Rosalinda Manzano na nagsabi, blessed afternoon, papuri. Blessed afternoon po sa iyo. Ito galing kay Rosalie Tolentino. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Listening here at kay Pombo Santa Maria, Bulacan. Hi, Rosalie. Yan. Sabi pa niya, pakibati anak ko, Irag Elias Tolentino, while doing his assignment. Ay, wow. Ang sipag. Sipag, ha? Hello, sir. God bless you. Ito naman kay Gladys San Agustin Galing. Sabi niya, magandang maulang hapon po. Having coffee while listening to you guys. Sabi niya yung merienda sarap, niya. Coffee. Ito, maano yung merienda mo? Ito ay chicharon. Nabubuking. Chicharon talaga. Oy, healthy chicharon to. Kasi ano to? Kung keto diet. Nakalagay dito, ano to? Gulay na chicharon. Lumusot. Sige po, magpapatuloy po tayo sa ating programa pero makinig muna tayo ng awiting papuri tulad ng Kaya Simulan Mo Na. Mm-hmm. Mula sa Papuri 17 album, inawit ni Samantha Chavezque at sinulat ni Henry Gasser. Mm-hmm.
Ang awiting maaari naman mula sa Papuri 17, inawit ni Chay Alegarbes at sinulat ni Bong Hermosa. Mm-hmm. Ang awiting awitin natin mula sa Papuri 20, inawit ni Jonathan Manalo at sinulat ni Junji Marcelo. Mm-hmm. At puro upbeat tayo, ha? Saya. Mm. Intro eh. Kasama ng chicharon mo yan, ma. Pampasaya. At ang awiting ayusin mo na mula sa Sarilikha 7, inawit ni Ted Ontimare at sinulat ni Arnel De Pano. Dito lang yan sa programang Papuri! Pangako niya'y panghawakan mo. Pangako niya'y panghawakan mo. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Walang pagbabago. Sige na. Maaari naman, maaari naman, sumigaw ang puso ng mga banda.
Mat
di Diyos ng pag-ibig. Noon at ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pare ko, sa tinagal ng pagsasama natin, tingin mo, ako'y may naisabihin. Buhay mo, di mo ba talaga pinag-iisipan? Saglit lang, o kay dali-daling mabawian. Tanggapin mo ito mula sa kaibigan. Buhay ko tulad mo, muntik masaya. Hanggang minsan si Kristo'y aking nakilala. Buhay mo, pare ko, ay ayusin mo na. Iwanan mo na, talikuran mo na ang dati mong ginagawa. Tindihin mo ay ang pagbabago na tatanging daan na kay Jesucristo. Kaya pare ko, pare ko, ayusin mo, pare. Tagal ng pagsasama natin, tulad mo, nagkamali-mali ng hangarin. Tulad ko, kailangan mo ng sangkaibigan. Kung hindi, baka kung saan-saan ka na lamang. Tanggapin mo ito mula sa kaibigan. Kay ganda nga ng aking naranasan. Pagkaminsan si Kristo'y akin ang tinanggap. Ayusin mo na, o ayusin mo na. Buhay mo, pare ko, ay ayusin mo na. Iwanan mo na, talikuran mo na ang dati mo. Ayusin mo na, iwanan mo na, talikuran mo na.
Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri dito po sa 702DZAS FEBC Radio TV. Kami nga po ang inyong kasama mula pa po kaninang 3:30 ng hapon. Ako po si Charmaine Manalo, kampanyer. Ako po si Tricia Denise, kampanyer. Kasama rin po nila si Dennis, kampanyer. At syempre, gusto ko nang simulan itong ating babasahin ngayon agad, pasasalamat. Excited ako eh. Parang kanina lang sumasayaw pa tayo, may chicharon sa tuktok eh. Gusto magbabasa agad to, itong mga pasasalamat mula sa ating mga kaagapan. Babasahin ko na po mula kay Dante Legaspi na nasa London, England. Ang sabi po niya, mapagpalang hapon, Dennis, Charmaine, and Tricia at sa inyong lahat po. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa paggabay sa aking buong pamilya in the midst of COVID-19. I thank God for good health din na patuloy na malakas pa rin ako sa edad kong 78 years old. Wow! Sa kabila ng aking edad, nakagraduate ako sa E2E Bible Course online class na offered ng isang church dyan sa Pilipinas. Kaya I believe na walang imposible sa Diyos, bata man o matanda. Yes. Na-deepen ang relationship ko sa Panginoon and to share His word sa mga anak kong, sa mga mahal kong kamag-anak, kaibigan at mga taong mamimit ko sa bawat araw. Wow! Sabi nga sa Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Naka-isolate man ako sa kwarto ko kasi high risk ako dahil nag-work ang anak ko sa hospital, pero doon ako lalong napalapit sa Diyos. Nag-read ako ng Bible, nabasa ko ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ginaguide ako ng Holy Spirit to understand His Word nang ma-share ko ito sa aking kapatid. Wow. Lagi akong nakikinig sa inyong programang FEBC DZAS 702 Live, lalo na tuwing Miyerkules. Nakaka-bless and very inspiring kayo, Kampanyer family. I thank God for that. I'm praying and looking forward sa 2021 to heal the world, na maging maayos na ang lahat sa buong mundo at makilala ng lahat ang Panginoong Jesus na siyang nasa puso ko na Lord, Master, and Savior. At patuloy akong bigyan ng lakas to make disciples. Pagbati sa aking kapatid na Edith, Mercy, Tessay, at Sena, pati na rin sa aking anak na si Gina, Herbert, and Day, sa lahat ng pamilya Legaspi at Birata. God bless sa inyong lahat. Lagi nating tandaan sa Diyos ang papuri. Wow, nakaka-bless naman. Natuwa itong talaga si, ako. Ito Dante, 78 years old. Ang ganda ng kanyang testimony. Sobrang ganda. Patunay po ito na talagang when we share God's word, walang age bracket. Mm-mm. Pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng adult, or pwedeng walang pinipili. Walang excuse siya. Walang yung excuse. Sabi niya, andun lang siya sa house, and yet nakakashare siya sa mga kapatid yes. niya. Saka sa kahit sino pa, mm-mm. walang makakapigil sa kanya. Tama. Wow! Nakaka-bless po. Maraming maraming salamat. At ingat po kayo dyan sa London, England. God bless po God sa inyo. Bless God po. Bless po. Maraming salamat. Ito naman galing kay Ramon at Daisy Reyes mula sa Canada. Kanina London, ngayon Canada. Ang sabi niya, sabi nila, we are hopeful sa 2021 about the solution to COVID-19, but there are things we don't want to change like spending more time with our families. Kasi pag bumalik na ulit sa dating normal, baka ma-excite ulit ang tao. Oo nga, no? Yung parang nakalabas ka sa prison and you're looking for an outlet for the things you haven't done for in a while. Mm-hmm. Sana those times na ginagawa natin like spending more time with our families during the pandemic remains the same. We are thankful for 2020 for God allowed things to happen so people can contemplate on life itself. Mm-hmm. Mm-hmm. The way God wants us to be. Yes. I had more time to my wife. For my wife, since there were no longer distractions like physically meeting with other people, we have more time to listen and read the Word of God. Wow. Natutunan din namin to appreciate the things that God has made for us, to enjoy nature more than those that are man-made. Mm-hmm.
yung level of enjoyment or satisfaction nag-adjust talaga. We would like to greet our parents Jerry and Alice Reyes, Roger and Natalia Cantada, our Sabang Church of Christ Disciples in Dasmariñas, Cavite, and FILUCC Church here in Winnipeg, Manitoba, Canada. Wow! Maraming salamat po sa inyong pinadalang pasasalamat. Thank you very much, Ramon and Daisy. Thank you. Thank you po. At totoo po ang sinabi nyo na mas na-appreciate natin ang mga ginawa ng Diyos na maaaring na-overlook natin noon dahil sa pagka-busy tulad ng nature. Mm-hmm. Ngayon nga, parang gusto ko lagi, sinasabi ko lagi, gusto ko magpa-araw. Oo, diba? Kasi parang lagi ka lang nakaharap sa computer sa loob ng bahay. Oh. At nako, I'm sure napakaganda ng tanawin sa Canada. Ay, oo naman, oh. 'Di ba? Napaka-picturesque ng Canada. So, God bless you diyan sa inyo diyan sa Canada, at sa mga kaagapay natin diyan. Uh-huh. At nawa patuloy kayong maging safe at pagpalain ng Diyos sa araw-araw. Mm-hmm. Alam mo, nakakatuwa yung mga nagpadala ng kanilang pahasalamat, ha, yung sa London, sunod Canada. Kasi talaga nga namang ang FEBC ay hindi lamang napapakinggan sa iba't ibang sulok ng ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng mundo. Yes. Kaya amin rin pong binabate yung mga nakikinig via online streaming sa ating YouTube channel na madaling matandaan. Tandaan po ninyo. Hanapin nyo lang yung dial ng 702. So yun muna, 702. Matatandaan nyo na. Sundan nyo ng DZAS FEBC Radio TV. At ang aming pong request, kung hindi pa kayo nagka-subscribe, subscribe po kayo sa YouTube channel ng 702DZAS. At syempre, hello din sa ating mga tagapakinig na nakikinig via radio. Sa ating traditional radio. At syempre, yung Facebook din natin, ayan, madali ring tandaan. Hanapin nyo lang 702 ulit. Tapos DZAS FEBC Radio. Makikita nyo dyan yung link papunta sa ating YouTube streaming na nangyayari ngayon. Sa mga nakatutok na sa YouTube, hello, hello po sa inyo. Hello. Sa radio at sa streaming din via febc.ph at mobile app na febc.ph stream. Hello! Hello, hello, hello! Thank you rin sa nagpapadala ng message via Globe. Ito ang number 0916-296-6620. At syempre, Smart 0999-223-5675. Makinig muna tayo sa aming mga inihandang papuring awit tulad ng halimbawa mula sa Papuri 10 inawit ni Terry Javier, Jimson Juan, Kathy Alvarado, Ruben Laurente at sinulat ni Gary Granada. Ang awiting tagapagmana mula sa Papuri 15, sinulat ni Robert More at Junji Marcelo at inawit ni Robert More. Isa pa ang awiting ng pagharian mo mula sa Papuri 15 muli. Zebedee Suniga ang umawit at sinulat ni Darius Del Rosario. Ang awiting babalik-balikan mula Papuri 20, inawit ni Jimson Juan sa panulat ni Toy Polo. Lahat ng yan, dito lang sa programang Papuri!
pa na isa alampana. Kaya ngayon lamang ang kaisipan, akong anak mo'y napaglabanan ng kaharian. Di man karapat dapat sa aking ama, ay ganda ng iyong pinamana. Buhay at pag-asa at higit pa, di na mabilang ang biyaya. Oh, di man karapat dapat talaga, di matanggap man ng diwa, di na maubos ang pagkamangha. Tagapagmanan ng kayamanan sa mga tulad kong nanalig sa iyong pag-ibig. Tagapagmana ng kalayaan sa kasalanan at wasakit, alaylangit. Maraming salamat sa lahat, di man ako nangarapat. Maraming salamat, aking Diyos. Tagapagmana ng kayamanan sa mga tulad kong nanalig sa iyong pag-ibig. Tagapagmana ng kalayaan sa kasalanan at sakit, alaylangit. At maraming salamat sa lahat, di man ako nangarapat. Maraming salamat, aking Diyos. Sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pa.
ang siyang paghariin sa'yo di talaga. Anumang pagpapasya, matawat ng kagalak ay nandito sa aking puso at palasyo na pinatanyan. Si Kristong haring may hawak na ng buhay ko, sabihin mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko na paghariin mo ang puso sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pawawalay. Kahit na may pasanin pa, basta kasama kay di na mangangamba. Mula ng pagharian mo, dala kay narito. Liwanag kong nakikita, nagmumula sa iyo. Mga awitin ng papuri at pagsamba sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang tanong
aming lahat. Sa programang Papuri dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Alam mo, ang saya-saya natin. Kanina pa kami, ano bang tawag dito? Nagtatawanan? Hindi. Yung sobrang saya lang. Tapos biglang, ayan na, game na. Game. Ayan, at ito nga po ang inyong mga kasama ngayong hapon, nawa kayo rin ay nag-e-enjoy dyan. Ito po si Charmaine Manalo, kumpanya. At ito naman po si Dennis, kumpanya. At ito naman po si Trisha Denise, kumpanya. At mga kaagapay, tayo po ay mapapakinggan din through streaming sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Gagayahin ko sinasabi mo, ma. Ang tatandaan niyo lang po, buksan niyo ang dial. Yes, buksan ang dial. Anong buksan niyo? Ikot na lang po yung dial sa 702. At sundan niyo, at sundan niyo ng DZAS. Alam mo, teka, malilito sila niyan. Ang sabi ko, ang tandaan yung number muna. Number sa dial. Hindi ikot ang dial. Number sa dial na 702. Dagdagan niyo po ng DZAS, FEBC, Radio TV. Yan. Teka, karuhin natin. Naintindihan ba nila yan? Ginulo natin sila. Yun po ang ating YouTube channel. 702 DZAS FEBC Radio TV. Yun. Kaya, tama na nga. Hello po sa mga hello, sa YouTube. Hello. Salamat din po sa mga bagong subscribers at sa mga matagal nang nakasubscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-sign in lang po kayo sa inyong YouTube account para makapag-like, makapag-comment, at makapag-subscribe na po kayo. Pwede rin po tayong mapakinggan through online streaming ng febc.ph, mobile app na febc.ph stream. At ito rin po ang aming mga cellphone numbers kung gusto nyo po kaming ma-reach through text sa Globe. 0916-296-6620. At sa Smart, 0999-223-5675. Siyempre, kung kanina narinig natin yung mga nagpadala ng pahasalamat, meron ding nagpadala. At ito, sinabi niya yung kanyang limang pasasalamat ng 2020 at yung mga nilook forward niya. Siya si Noreen Nolasco. Hello sa iyo, Noreen. Hello, Noreen. At may pinadala rin siyang verse. Sabi niya, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." From Psalm 136, verse 1. Napakagandang verse. Yes. At ito na ang kanyang sinabi, yung limang pasasalamat niya noong 2020. Sabi niya, "First, my relationship to God became deeper. I had so much time with Him, and also the bond and harmony within the family. Second, for God's protection. For me, my family, friends, and people around me from coronavirus by covering us with Jesus' blood. Yes. Ang third, ang sabi, provision ng hospital at dalawang bag ng
blood para sa kanyang father na first time na nag-dialysis at nag-blood transfusion. Mm. Salamat din daw sa strength at healing ng kanilang tatay. Wow! Ang pang-apat, ang sabi, protection sa mga manluloko sa credit card dahil nakuha daw ang kanyang personal details na dapat daw hindi niya ibinigay. Pero maraming daw salamat sa Panginoon dahil nung siya ay nakabalik sa kanyang senses, hindi siya inlaw ng Panginoon na maibigay daw yung number dun sa likod ng card kasi importante yun. Wow. So salamat sa protection ng Panginoon. Mm-hmm. Ang panglima, siya daw ay financial advisor at napakahirap nga daw magbenta ngayong pandemya. Pero kumilos ang Diyos, may nagre-text at tumatawag na client para meron siyang makuha na business. Amen. So yun, God is faithful, He is in control of everything. At ito naman ang kanyang nilook forward sa 2021 na mas maraming tao ang ma-save at magkaroon ng deeper and intimate relationship with God at matapos na ang pandemic. Everything back to normal at yung economy raw natin ay umangat muli. Ito ang mga nais niyang batiin. Ang sabi niya, shout out to my family, Nolasco, Paredes, and Ramirez family, ang aking mga churchmates sa Triumphant Christian Ministry, especially kay Bishop Fred and Pastora Miriam, sa aking mga friends si Eva, Glo, Joanne, Kuya Orville, and Ate Myra, Lisa and Ronald, Alea and Kuya Leonard, Dean and Joy, Hannah, Patricia, Joy, Deza, and Trish. Wow. Ayan, ang ganda ng kanyang top 5 na Thanksgiving. Yes, maraming salamat, Noreen. Thank you, Noreen. Nakaka-bless ang iyong mga pasasalamat. Makikita mo, no, yung protection talaga ni God. Ang dami kasi talaga modus na nangyayari ngayon, lalo na sa mga card. At makikita mo na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa protection sa bawat isa sa atin. Ayan. Salamat muli, Noreen, at God bless you and God your family. God bless you. Ito naman, galing sa kaagapay natin na si Maria. Sabi niya dito, 2020 was particularly tough on me. I went through a devastating breakup in February, Valentine's Day pa, bago mag-lockdown. Wow. Kasabay ng emotional turmoil dahil sa breakup, nadagdagan pa ng anxiety attack sa kasagsagan ng lockdown. There were times akala ko mamamatay ako, palaging may takot, hindi makahinga, and parang walang katapusan ang mental struggle. Palaging nagbe-breakdown. Ganun pala ang mental condition na to, sobrang hirap, and kahit alam ko na walang basihan ang fears ko, mahirap pa ding matanggal sa isip. But the Lord came through for me. Wow. He never left me. And gradually, I was healing and recovering from my breakup na din. Sabay-sabay talaga. Thankful ako na the Lord sent my high school friends my way. Nabuo kami ulit because of a classmate who survived COVID and she reached out for moral and prayer support. Eventually, nabuo ang aming weekly prayer Zoom calls na nakatulong talaga ng malaki. For this, I am thankful to the Lord. Thankful din ako na may work pa din ako. And at least nakakatulong sa parents ko at sa brother ko na nawala ng work. May 2 kids siya plus baby on the way. At lalo na safe kami lahat from COVID, especially my elderly parents. Lalo ng nanay ko na konsehala sa barangay na kahit lockdown, sige pa rin ang involvement sa pagbigay ng ayuda at sa mga barangay activities. I'm looking forward to a COVID-free 2021. Napatuloy pa din na may trabaho at sana magka-work na ang brother ko at ang iba pa nating kababayan na may ganito ring problema. I have a lot of hope for 2021. Alam ko na the Lord will provide as He always does. Basta we keep our faith in Him. Ang ganda naman yun. Sobrang nakaka-bless. Nang shinira niya. Ito yung very common talaga na nangyayari ngayon, di ba? Yung dahil sa lockdown, and at the same time, yung parang isolated ka, wala kang makausap, wala kang makasama. Yes. Yung lies ng enemy ay talagang
very rampant. And thank you for the Lord's courage na binigay niya sa iyo para yung courage na yan magamit mo to share your testimony. Yes. Kasi mas effective makapag-minister sa mga taong dumaraan din sa mga mental health problems, yung mga taong nakaranas noon personally. Oo. No, God bless you. God bless thank you, Maria. God at saka you. Yung ano na ang sobrang na-bless ako doon sa sinabi niyang part na ito kasi laging sinasabi, 'di ba, yung kahit wala raw basihan yung mga fears nila, yung dumadaan sa ganung mental struggle, mahirap matanggal sa isip, di ba? Kahit na walang basihan. Pero salamat sa Panginoon dahil if you put your focus on Him, talagang hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. At yon ang shinare sa atin ngayon ng ating letter sender. Maraming salamat sa iyo, Maria. God thank bless you. You and may He always keep you safe. Yes. Saka ang gusto ko rin sa sinabi niya yung gradually I was healing kasi hindi ka naman agad na yes agad na instant may okay proseso. Ka na may kaya proseso. May mga tao gusto nila matapos agad yung sadness pero unti-unti lang yes basta kasama mo si God mag-heal ka rin and magre-recover. Amen. Amen. Maraming salamat. At saka, ang galing nung sabi niya rin, sabay-sabay daw nangyari na yung healing and recovering niya. Sabay-sabay talaga. Wow. Yan, magandang paalala sa atin ang mensahe ng mga susunod na awiting ating ipe-play para sa may mga matinding pagsubok na pinagdadaanan. Ay, gusto mo yan. Ang awiting si Jesus ang bahala. Yan, siya talaga ang bahala. Mula sa Papuri 20, inawit ni Noel Cabangon at sinulat ni Sok Villanueva. Ang awiting Tsuper ng Buhay mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ni Benny Manaligod at ni John De Vera, sinulat ni Robert More. Paano kung wala ka Jesus? Mula sa Papuri 14, inawit ni Trisha Ampere at sinulat ni Junji Marcelo. Ang awiting Kaibigang Matalik mula sa Sarilikha 6, inawit ni Cindy Lacanilao and Andre Dionisio at sinulat din ni Andre Dionisio. Ang lahat ng yan dito lang sa programang Papuri! Hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairahos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na pagod na katawan ay pinabibigay na isip at damdamin na ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong asa ay huwag na huwag mag-alala pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aaya. Si Jesus ang bahala. Siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung talagang walang wala, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong asa ay huwag na huwag mag-alala pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aaya. Si Jesus ang bahala.
pag-alala, tanging pag-asa, huwag nang mag-alala. Talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala, pagkat nariyan siya. Huwag kang Jesus ang bahala. Sing na naman kay bilis ng araw, pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kung simulan mong kumanta. Pasalamatan siya si Jesus sa araw na sa tuwi na alas 7 na, baka kamahuli sa eskwela, pagkat marami nang sumasakay patungong Kilcoa. Sabi sa Biblia, bawat lakad mo ay si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabi. Hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Thank you.
702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, isang himpilan sa Metro Manila ng Far East Broadcasting Company Philippines. Radio TV, kayo po ay nakikinig sa programang Papuri. Kung kakabukas niyo lamang po ng inyong mga radyo, kami po ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier. Si Charmaine Manalo Campanier po ay kasama niyo din ngayong hapon. At shout out sa inyong mga kaagapay, ang aming mga kapapuri na kanina pa nakatutok at nag-i-enjoy sa pakikinig ng Papuri Music. Magandang hapon po sa inyo, si Dennis Campanier naman po ito. Hello po sa mga nakatutok, hindi lamang sa kanilang mga radyo, kundi pati rin sa YouTube. Hello. Sa mga... Hello! Hello sa inyo! Sa mga hindi pa nagsusubscribe ha, kami nga po ay mapapakinggan nyo rin sa aming YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Hindi nyo lang po mag-sign in muna sa inyong YouTube account at pagkatapos niyan, makakapag-like na kayo at makakapag-subscribe. Mm. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, i-click niyo po ang subscribe button dyan. Marami ring
nakikinig sa iba't ibang bahagi ng mundo via online streaming ng febc.ph at sa mobile app na FEBC-PH Stream. Thank you po sa patuloy na kumakonekta sa amin sa pamamagitan ng text message. Hawakan niyo po ang aming mga numero kung ayos niyo po kami i-text. Ito po ang Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Ayan, katulad ng sabi natin kanina, pagkatapos nating basahin yung mga pasasalamat, mga papuri ng ating mga kagapay ng 2020 at ang mga nilook forward ngayong 2021, meron din tayong babasahing dalawang kwentong papuri. Yes. Trish, ako magbabasa ng una ha. Nakakatuwa yung kanyang kwento. Ikaw yung sa susunod. Sige. Okay, sige. Ang uunahin kong basahin ay ang kwentong papuri ni Lani Crisostomo. Kapapuri natin ito. Eh. Yes, hello sa iyo, Lani. Hello, Lani. Ito yung kanyang isi-share. It was March, April 1989. I was listening to Papuri Radio. And Kuya Romy Dinglas announced that there will be a Papuri Audition Batch 2 training. Gusto kong matrain sa vocal technique, correct breathing and posture. Kaso, nahihiya akong pumunta ng mag-isa. Buti na lang sa Youth Fellowship, may nakakwentuhan ako na gusto ring mag-audition. So, dalawa kaming pumunta sa FEBC sa Karuhatan, Valenzuela pa noon. Alam nyo ba, grabe. Lampas ng CLC Bookstore, yung nakapwesto sa kanto ng Karuhatan, wow. Hanggang doon umabot ang pila ng mag-o-audition. Nagkatinginan kami, ayan, nawala ang ating binabasa. Nagkatinginan kami ng kasama daw niya, kasama ayan, ko. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Sabi namin, tutuloy pa ba tayo e sobrang haba ng pila, gayong magna 9 a.m. pa lang. 7 a.m. kasi kami umalis sa Malolos, Bulacan para maaga kaming makarating. So, tumuloy na rin kami. Nagpa-register kami, nagpunta sa dulo ng pila. Imagine niyo po ang layo, pero tiis kami sa init, sa gutom. Kumain muna ng biscuit kasi bawal umalis sa pila. Nung magpa 5 p.m. na, nag-aalala kami kasi baka mag-cut off at pabalikin kinabukasan. Ako, yun naman sakit. Oo, pero butet tuloy pa rin naman. Kabado ako nung turn ko na. Dahil ang makakaharap ko ay ang mismong si Kuya Romy Dinglas. Wow. Hindi naman pala tinatapos yung songs kasi one English and one Tagalog song ang ipi-perform. Then, wait na lang kung matatawagan ka para sa second elimination. At may third elimination pa. Sa almost 1,000 na nag-audition, I praised God. Birthday gift niya sa akin na makasama ako hanggang sa last round. So, 89 kaming nakapasa. After 6 months of training sa layo ng venue, tindi ng init, ulan, minsan bumabaha pa, naroon pa rin yung dedication at commitment kong makatapos maski may pagtutol sa aking family. Dapat daw nagtatrabaho na ako kasi fresh grad ako noon. Tapos 6 months akong nasa training. Praise God! Nakatapos at nag-recital kami sa Film Life Auditorium. Pero 68 na lang kaming nakagraduate dahil sa layo ng pinanggagalingan ng iba ng kasama namin sa training. Nueva Ecija, Cabanatuan, Angeles, Batangas, Laguna, Cavite, etc. After ng recital, nakasama ako sa 8 pinili ng FEBC para mag-record ng ikalawang Salmo album. Naging tatak sa akin ang song na Napakabuti Mo. May iba pa rin po akong recordings like Pambatang Papuri 3, Pinakatanging Salmo, Salmo Tsari, More Precious Than Gold, Adaptation, Umawit Muli, produced by Kuya Ricky Sanchez, Sapagkat Ang Diyos Ay Pag-ibig, Andre Emmanuel Music, produced and arranged by Kuya Arnel De Pano, executive producer Kuya Maldwin De Pano. May nirecord din po akong Sa Diyos Ang Papuri album by Pastor Earl, and finally, Kailan Pa Man album, produced by Kuya Arnel De Pano and Kuya Larry Ilagan under ADP Music Art Studio. Pa-shout out po sa mga Papuri Trainees Batch 2 at sa mga kasama ko sa ikalawang Salmo. Thank you kay Kuya Romy, Kuya
Tatay Romy Denglas, Kuya Boking Henry Garcia, Kuya Efren Palyurina, Ate Irene Vitaliano, Ate Menchi at sa lahat ng staff na naabutan ko. Gayun din sa mga co-singers na sina Pastor Jonover Luklukan, Attorney Mel Altoveros, Joshua Dancel, Dingbong Galon, Aileen Castillo Sarmiento, Celeste Melia Razon at Melissa Tabuak Tongol, who replaced Lenny Flores Torres, who returned to our Creator in 1994. Greetings to my dear father, Sandy Crisostomo, to my kiddos, Daniel, PJ, and Lorraine, love you. Kakatuwa, may love you, ano? Love you. To Genesis of Life, UMC family, malolos. Of course, to all the listeners, hello po sa inyong lahat, sa Diyos ang papuri. Nakaka-bless tong para sila. Akong, eh, para akong nandun. Ganda-ganda ng kwentong papuri mo, Lani. Yes. Thank you. Kasama sa pila, tinitignan ko. Alam mo, ganun talaga ang audition ng papuri. Ah, naalala ko. Kumaga, imagine nyo mga kaagapay, parang PBB. Ganun ang, ganun ang dating sa panahon ngayon, di ba? Naalala ko. Mga batches pumila. Pumila din ako eh. Lahat ako batch 5. Yung umaga ka nandun, madaling araw ka nandun, uuwi ka madaling araw na rin kasi sobrang haba ng pila. Naabutan mo ba yung time na sinabi? Sobra talaga ng dami, gabi na, bumalik ka kinabukasan. Yeah, pinabalik talaga yung may iba. Mga pinabalik. May mga pinababalik. Oh. Okay. Kaya talagang nakaka-bless ang iyong kwento, Lani, dahil nag-flashback kami dun sa panahong nag-audition kami. Kakatuwa. At nakaka-bless dahil ang experiences mo ay very rich at patuloy kang ginamit ng Panginoon. Yes. At ipi-play namin ang iyong mga songs, mamaya. Oo, natin mamaya. Meron pa tayong pangalong kwentong papuri. Mm-hmm. Galing yes, naman ito sa ating kapapuring si Cheryl Cometa. Ang sabi niya, I joined papuri when I was 17 years old. I was a papuri batch 6 member together with Larry Ilagan, Ding Pionso, Jong Sihera, and some other artists. Our training then was very rigid, headed by Kuya Efren Palyurina and Ninang Miriam Perez. My first recording break, as I could remember, was the Heartline theme song, Walang Hanggan by Sok Villanueva. I was vocally coached by Junji Marcelo. My next Heartline song recording was Panahon Ay Nagbabago by Ricky Sanchez. I'm so blessed to be a part of the Papuri family. I was so privileged to work with so many talented gospel artists. I became a part of Ika-anim na Salmo album. Then, I was actively singing way back during Kapit Bisig time, FEBC's concert tour promotion. My journey with Papuri was really amazing, and I'm proud to say that I'm a Kapapuri because I'm part of the Papuri family. My learnings and experiences became very useful to me as an artist. I'm now committed as a senior worship leader in our church. Greetings to New Life Southwoods family, sa Diyos ang papuri. Yan, thank nakasama you, ko yan, Cheryl. No, si Cheryl sa ika-anim na Salmo. Kayo pala yung magkasama noon. Yes, magkasama noon. Kami yan. Naalala ko yan si Cheryl. Mm-hmm. Batang-bata pa siya noon. Parang ako. Ano pa rin naman kayong gumayos. Yes. God bless you, Cheryl, at God sa iyong bless. Buong pamilya. Yes, ipi-play din natin ang kanyang song later. Dalawang songs ni Cheryl, ipi-play natin. Bigla ako na-miss si Cheryl, tsaka si Lani, no? Nakakamiss sila. And thank you for sending your thank you. Kwentong thank you papuri. So much. Thank you so much. Nakaka-bless. Sobra. Okay, so pakinggan natin ngayon ang ilan sa mga awitin ni Lani, ang napakabuti mo, mula sa ikalawang salmo. Inawit niya to si Lani Crisostomo at ang nagsulat nito ay si Ron Relador. Ganon din ang awiting Kailan Paman mula sa kanyang album, ang Kailan Paman album ni Lani Crisostomo. Sinulat naman ito ni Arnel Depano. At ang mga awitin ni Cheryl, ang Panahon Ay Nagbabago, na isang Heartline song na sinulat ni Ricky Sanchez. At ang awiting Walang Hanggan, na isa ring Heartline song na kanyang inawit at sinulat naman ni Sok Villanueva. Pakinggan po natin yan dito lamang sa programang Papuri! Thank you.
pagsamba, pati na parang ay may sigla. Labis akong namamangka kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti. Sa puso kong lumbay, liwanag.
nagkasakawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay. Katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sangang daang kinapapatiran ko. Kailanman, oh Diyos, pag-ibig mo kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, mag
1-800-702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Walang
Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapagpalang hapon mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Trisha Denise Campanier. Masayang masaya po kami, natutuwa at lubos na nagpapasalamat. Hindi po kayo bumibitiwa at patuloy kaming sinasamahan ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier. At yes, kasama niyo rin po ako ngayong hapon. Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Nasa huling bahagi na Papuri. Kaya. Nasa huling bahagi na rin yung chicharon. Yes, paubos na. Paubos hindi na. Man lang kami tiniran. Uy! This is healthy chicharon. Mm. Vegetable chicharon. At, teka muna. Nabubuking yun, nabubuking. Talaga namang napakabilis kasi ng oras. Sa Pilipinas po ay malapit ng mag alas 6. Pero kahit po nasa huling bahagi na tayo ng ating programang Papuri, ay huwag niyo pong kalimutang bisitahin at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Ano nangyayari sa boses ko? Para akong ano? Epekto ng chicharon. Parang ibang programa. Huwag niyo pong kalimutang bisitahin ang ating YouTube channel na FEBC Radio TV. 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung saan napapakinggan niyo po kami ngayon. Mm-hmm. Mainit na pagbati po sa mga naka-online streaming sa febc.ph at yung mga hindi bumibitiw na tagapakinig via mobile app na FEBC PH Stream. Hello po sa inyong lahat. Hello! Tandaan niyo po yung mga numbers namin kung gusto niyo po kaming ma-reach via text. Oo, sa yung mga nagpapa-pray. Mm-hmm. Pinapag-pray po namin iyan. Yes. Mm-hmm. At yung mga nagpapadala ng song request, sige po, send niyo lang via text. Mm-hmm. Sa Globe. 0916-296-6620. Sa Smart. 0999-223-5675. Ayan, last week may mga hindi pa rin tayo nabati, ano? At babatiin natin sila ngayon. Ang sabi ni Josephine Andres, good afternoon po, pakisama po sa inyong prayers ang aking apo. Yung time na to, yung may sakit ng kanyang apo at ang prayer namin, ang apo mong si EJ Dizon, Josephine Andres, ay magaling na ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And keep us posted. God bless you po. God bless you. Si Marake Jamjay Almazan, ang sabi niya naman, sa Diyos ang papuri, mapagpalang araw po, Campanier family, napakabuti ng Diyos at Wednesday na naman po, ang sarap pakinggan, awiting makalangit. Lalo na po ang inyong mga awitin, Campanier family, pagpalain po kayo ng Diyos dahil sa dulot na kaligayahan na nabibigay niyo sa amin. Babati po sa OCM WWI Riyadh kay Pastor Rene ng Peniel Sector at kay Pastor Marlom Almazan. Magandang araw hapon po sa iyo. Sa inyong lahat. Yes. Thank you sa iyong message, Marake Jamjay. God bless Marake Jamjay Almazan. Si Peter J. Kubar, itong kanyang sabi, God bless Philippines from Sapangpalay, SJDM, Bulacan. Ang SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Yes. Malamang, oo. Si Neng Sandoval naman ang kanyang sabi, hello po Campanier fam, listener ng Papuri sa FEBC 702 DZAS. Thank you Lord, it's Wednesday. Pakibati po ang aking mga BFF, listener po kami, konti lang po kami. Si Tess Dian, Sari G. Terce, Willie Tamayo at mga churchmates sa CCOF Pasig. God bless po sa lahat. At sa Diyos po ang papuri. God bless po. God bless. Neng Sandoval. Neng Sandoval and to your friends. Thank you for listening. Si Perla ko, ang sabi niya, magandang hapon po sa mag-anak na kampanyer. God bless you all. Lagi po akong nakikinig sa papuri sa transistor radio. Wow. God bless you, Perla. Thank you, Perla. Thank you for listening. At biro mo, nagpunta siya ng FB para maisulat itong message na ito at makarating sa atin. Mm-hmm. God bless you po. God bless you, Perla. Thank you po. Si Anami de la Cruz, sabi niya rin, mapagpalang hapon po sa ating lahat.
God bless Anami. God bless Anami. Si Nora Cabantog, ang sabi niya, good afternoon po sa papuri. Good afternoon, Nora. Good afternoon. Si Marcelita Juvie Dailo Sombila, ito ang kanyang sabi. Blessed day. Always listening po sa radio. Thanks po sa mga makalangit na awitin. God bless you more. Good health po. Ayan, isa pa siya no, nagpunta ng FB para makapag-comment, pero siya ay nakikinig via radio. God bless you, Marcelita. God bless you, Marcelita. Thank you. Si Melba Mina Di Matulak, ang sabi niya, gandang hapon, Campaigner family at sa mga kaagapay. God bless everyone. Sa Diyos ang papuri. God bless you then, God Melba. God bless, Melba. Si Ray Bondok, hello po, Campaigner family, listening and watching from London po. God bless po. Hello sa iyo sa London, Thank Ray. Thank you, Ray. Si Helen Espedido Estremera, ang sabi niya, good afternoon, God bless, Campaigner family. Happy listening sa iyo, Helen. Thank you for listening, Helen. Thank Bago po tayo magpaalam, nais po namin magpasalamat sa mga nakasama namin para maging posible ang broadcast ngayong yes, hapon. Thank you sa inyo lahat. Salamat sa ating tech team, sina JV Tabua, si Nat Peralta, si Benjo Morano, at si Reggie Villena. Ganun din sa RTV team, si Aileen Glindo, si Abby Glindo, si Chris Rosete, at si Wenmark Balatukan. At ganun din kay Kayla Escalante. Maraming salamat so sa inyo. God bless you. Pakinggan natin ang mga awiting papuri na ito. Sayawitan mula sa Papuri 18, sinulat ni Toy Polo at inawit ni Bebo Saavedra. Tunay Nga mula sa Papuri 17, inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Ang awiting Pusong May Galak mula sa Papuri 17, inawit ni Ruben Laurente, Phoebe Magbanua, and Andre Castillo, sinulat ni Eugene Evangelista. At ang awiting Pinakamamahal Kong Bayan, na inawit ni Jonathan Manalo, at sinulat ni Sok Villanueva. Alam mo, glory to God, nanalo yung song na yan yes. na Pinakamamahal Kong Bayan. Sa Catholic Mass Media Awards. Oo. Ano yeah. nga ano niya? Anong category? Best? Kalimutan. Basta, congratulations. Congratulations, Jonathan. Yes, for and that award. Sok ang ganda ng pagkakasulat ni Kuya Sok. Mm-hmm. Yes. Thanks, Kuya Sok. Yan, muli kami po ang inyong nakasama ngayong Miyerkules ng hapon, January 27, 2021. Ako po si Trisha Denise Campaigner. At ito naman po si Dennis Campaigner. At si Charmaine Manalo Campaigner na nagpapaalala, stay safe, stay healthy po mga kaagapay, mga kapapuri. At lagi po nating tatandaan na sa Diyos ang papuri! Basta't siya'y nalulugan.
sayaw at awitin tena. Yahweh, hallelujah tena. Willing, willing sa awitin tena. Tandaan sa alpuritin tena. Sayawitan, papuri pagkalamatan. Sayawitan, sayaw ay ang awitan. Sayawitan, sayaw, awitan ay sayawitan. Yeah.
awitin ang papuri at pagsamba sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pinagkamamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababuon. Kita sa iyong lipad noon, ba't kumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pihating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan.
kung magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap at nang minsan pa'y muling magkapos ang paghihirap. Pikis natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kaniya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan. Ano na pang dahilan sa kabila ng pagsisita, bakit pa rin naghihirap? Sa pigating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinuwakan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magkapos ang paghihirap. Bigkis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kaniya hanggang wakas. Araw yan, papuri, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, ang gabay ng sambayanan.